Yung pinaka-record naman natin, dapat naka-volume din yan. Ito yung magbibigay ng volume sa ating cellphone ano, na nagla-live. Kasi pag nakababa ito, walang output na masasagap yung ating cellphone na gagaling dito sa ating mixer na sinend dito sa ating... Ito pala mga idol yung ating mixer. Ito naman yung ating V8, ano? Ayan. So, ang gagawin nating video ngayon mga idol ay kung paano natin i-connect itong ating mixer sa ating V8 na pag nagla-live tayo or magre-record ng video, kung ano man ang ginagamit natin dito sa ating mixer, makukuha doon ang boses sa ating V8 papunta sa ating cellphone. So marami tayong viewers na nagre-request ng video na to, no? Paano daw mag-connect ng V8 sa mixer, lalo-lalo na pag marami silang ginagamit dito na microphone na ginagamit nila sa kanilang charge. So ganito lang ang idol ang gagawin natin dito na connection. Kung pareho tayo ng mixer mga idol, katulad nitong may record out, ano? Itong record. So kung mayroong record out itong ating mixer, ang gagamitin lang natin dito ay dual RCA at saka 3.5 BBPL. So ang gagawin lang natin dito, mag-output lang tayo dito sa ating record. Ayan. So ang pinakadulo nito mga idol, i-input natin ito sa ating V8, ano? Dito sa kanyang, ayan. Kung nakikita nyo yan, a company. Dito tayo mag-i-input. Ang susunod naman natin gagawin dito na connection mga idol, itong auxiliary, ano? So ang auxiliary, gagamitin natin sa ating 4 mic lang lahat. So kung halimbawa, 5 channel ito, gagamitin natin sa pang mic. O kung mayroon man kayong instrumental na ilalagay dito, pwede natin magagamit yan. So ito, auxiliary ang gagamitin natin dito para ibukod natin yung ating mic. Kasi yung main output mamaya, gagamitin natin sa ating pang sound. Kung mayroon tayong sound input na gagamitin. So ito lang gagamitin natin dito mga idol na cord ano, o jack. Itong 6.35 to 3.5 na BBPL. So ito mga idol lang ang gagamitin natin. Itong 6.35 i-output lang to natin sa ating auxiliary. Ayan. Yung pinaka 3.5 naman ito mga idol, i-input natin ito sa ating microphone input ng ating V8. So, isa lang ano, itong 3.5 natin. Kaya gumamit tayo dito ng adapter kasi 3.5 ang available ng ating V8. Yan lang mga idol, ano, kung nakikita nyo yan, dito lang natin siya i-input. So, dun pala mga idol, ano, baka makalimutan natin, kung wala kayong record out, itong ating mixer, ano, pwede naman tayo dito sa ating main output mag-connect papunta dun sa ating company. Kung walang record out ang ating mixer. So, itong left and right channel ng ating main output, pwede natin ito magagamit sa ating company. Ang susunod natin gagawin mga idol, itong live. Kung nakikita nyo yan, live 1, live 2. So, pwede tayo mag-connect dito ng dalawang cellphone man or anong klaseng gagamitin natin sa ating pang live, ano? O pang record ng video. So, isang cellphone lang gagamitin natin dito. So, dahil ang available natin dito na output or input itong 3.5 na BBPL. So itong dulo, ilagay natin to sa ating cellphone. Ito naman yung dulo dito sa kanyang live. So dito na itong gagamitin natin yung live 1. Ayan. So itong ilalagay natin sa ating cellphone. So mamaya mga idol ano, itong cellphone kasi na ginagamit ko dito na pang-record, ito yung gagamitin natin mamaya at iparinig natin na pwede na tayo makapag-record gamit itong ating mixer. So kung gagamit tayo mga idol ng music, halimbawa ano, magkaroon tayo ng sound effects na music. Kung halimbawa, manggagaling man sa laptop yung ating sound or cellphone, ito lang din ang gagamitin natin. 3.5 na BBPL at saka itong 6.35 na dual, dito natin siya input sa ating mixer, ano? 6 and 7, dahil 7 channel yung ating mixer. So, input lang natin tong dalawa na to. So, right channel at saka left channel. So, ito mga idol, gagamit na tayo dito ng ating microphone. So, magla-line input lang tayo dito sa ating microphone 1, 2, 5. So, itong gagamitin ko yung ating channel 4, ano? Ayan. So, ang ginamit ko dito mga idol na microphone, itong dynamic mic. So, ang susunod na video na maririnig yung mga idol ay dumaan na yan sa ating V8 na nakakonekta na itong cellphone natin dito sa kanyang live ng ating V8. So, ito na mga idol lang, ano? Dumaan na ito sa ating V8. Nakaout tayo dun sa ating auxiliary. Kaya ang volume natin dito na gagamitin yung auxiliary. Kung saan yung channel input ng ating microphone. So, ang pinaka main volume nito mga idol, dapat nakaangat din yan.
o nakataas din yan. So, ito mga idol, no? Ibaba natin. Ayan. So, nawawala yung ating mic. Ayan. So, dapat nakaangat din yan. Tapos yung itong accelerate natin na kung saan man yung mic input na katulad na sinabi ko kanina. No? So, kung halimbawa, gagamit tayo ulit dito ng microphone input dito sa channel 5, yung ibabolume lang din natin dito. Ito yung accelerate. So, lalabas na po yan yung ating microphone dito dahil nakaangat na rin yung pinaka-main volume nito. So, ganun din dito sa channel 1. Ito lang din yung pinaka-accelerate niya. Ayan. So, bakit natin ginawa sa accelerate ang ating microphone? Para mabukod natin yung ating microphone sa ating music. Ano? So, pagkalimbawa, may input tayo dito na sound o gagamitin natin na sound, volume natin na gagamitin, ito lang. Ayan. So, lalabas na po yan yung ating music. So, ito mga idol, ano? Paparinig natin. Magbo-volume tayo dito. So, ayan, ano? Ayan. So, kung halimbawa, kung ano man yung mga ilalagay natin dito, pwede. Ayan. Ayan na gagawin natin. So, kahit naka-live tayo, kung ano man yung ginamit natin dito sa ating mixer, makukuha na yan. Mapupunta na rito sa ating BA at isa-send na yan sa ating cellphone. So, kung nagla-live man tayo, yun na yung magiging connection niya, ano? So, kung halimbawa, katulad nito mga idol, wala tayong ginamit dito ng monitor, tanging headset lang ginamit ko rito para marinig natin kung okay ba yung output ng ating microphone. So, ang gagawin natin mga idol, magkaroon tayo ng monitor, yung headset or monitor ng ating BA, mag-output lang tayo dyan papunta sa ating amplifier or may isa pa tayong mixer. So, gagamitin lang natin dyan mga idol, kung halimbawa, amplifier ang pagkukunika natin, itong 3.5 lang din na BBPL ang gagamitin natin. At saka dual RCA. So ito mga idol, ano, inayos ko lang to, kaya dalawang pula na nakikita nyo. I-output lang to natin sa headset or monitor, makakakuha na tayo ng output dun papunta sa ating amplifier. So kung ano man yung nakarecord sa ating video, ganun din yung marinig natin sa ating monitor. So kung halimbawa, nasa charge kayo, yun din ang ilalabas ng ating live doon sa monitor na gagawin natin. So kung through Bluetooth man ang connection natin mga idol, itong pinaka-company natin, dapat naka-volume yan. Yung pinaka-record naman natin, dapat naka-volume din yan. Ito yung magbibigay ng volume sa ating cellphone, ano, na nagla-live. Kasi pag nakababa ito, walang output na masasagap yung ating cellphone na gagaling dito sa ating mixer na sinend dito sa ating BA. So, nasa-adjust nyo na lang yan mga idol kung ano ang gusto nyo yung labas ng ating mic. Ito naman yung base natin at saka triple sa microphone ito, connection. So, yun lang mga idol, ano?